Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Chief Joel, Chief Mechanic dito sa AutoKid Service Care. Maraming nagtatanong, bakit daw nag-overheat yung truck nila? So, ayan, magbibigay ako sa inyo ng tips and solution paano ma-resolve ba yung problema nyo sa pag-overheat ng makina. So, tara, samahan nyo ako. So, ayan mga kapatid, start po tayo dito sa engine fan. Yung engine fan po, yan po yung nagbibigay ng hangin sa makina para mapalamig nyo po yung makina. Hindi po siya fan para sa radiator. Ang pinapalamig niya po ay yung engine mismo. Okay, so paano ba siya nasisira? Ito po yung sample parts niya lang. So pag ito po nag-freewheel na po ito, so umaandar yung makina, nag-freewheel na po siya at mabilis na yung ikot. So yung bilis po ng ikot ng makina, yung hélice, hindi na po siya nakaka-blow ng malakas na hangin. Kaya isa rin po ito sa nagkukos bakit nag-overheat ang makina. Kapatid, second naman natin yung water pump. So ano ba yung water pump mga kapatid? Ang gamit po ng water pump, siya po yung recirculation ng tubig sa buong engine system, sa cooling system. So paano po ba natin malalaman na sira po yung water pump? So ito po yung sample natin na water pump. Pag ito po mga kapatid, hindi na po maganda yung ikot o may alog na siya, yan, tulad yan, nagkakaroon po siya ng leak dito sa breather. Pagka tumutulo na po yung tubig dyan, yan po yung mga isang cause bakit po nag-overheat na yung makina. Third naman natin mga kapatid, yung thermostat. So ano po bang silbi na itong thermostat mga kapatid? Ito po yung kumokontrol ng init ng makina. Kapag na sensor niya na po na sobrang init na ng makina, nagbubukas na po siya para ibigay naman yung malamig na supply na tubig. Iikot siya sa buong engine system. So yun po ang trabaho niya. So paano ba natin malalaman na sira na yung thermostat? Napakasimple lang mga kapatid. Pag ito po kasing mga kapatid, nag-lock na to, nag-stack up na. Ayan, katulad nito, masyado ng matigas. Yan, nahihirapan na siyang buksan yung recirculation ng tubig. So, pangalawa, paano ba natin malalaman na sira na talaga to? Didikit nyo lang ng ganun. Pag naramdaman nyo pong sobrang init na ng radiator hose, then pag hinawakan po natin itong nasa ilalim, hinawakan natin to at sobrang lamig, ito po yung sign na ibig sabihin, sira na po yung thermostat. Kaya hindi na po siya nagbubukas. Napaka-importante po nito. Sa mga surplus truck, bakit po nila tinatanggal to? Napaka-delikado po tinatanggal to sa unit. Meron po kasing recirculation yun. Na kapag tinanggal mo yung thermostat, hindi na po maganda yung recirculation ng tubig. So, mas maganda pong magpalit po kayo ng thermostat instead na tanggalin nyo po. Next naman natin yung cylinder head gasket. So, makikita nyo, nandiyan siya sa pagitan ng cylinder head and cylinder block. Di natin makakalas siya. Ano bang benefits nito sa makina? Ito mga kapatid, ang trabaho nito is yung i-seal yung water and oil para hindi sila maghalo-halo. Kaya meron tayong tinatawag na head gasket. So paano ba natin malalaman na sira na to? Simple lang mga kapatid. Kapag tinanggal natin yung top, so yan mga kapatid, pag may nakita po kayong bumubula-bula dyan sa reservoir tank, so ibig sabihin po niyan mga kapatid, may problema na po yung head gasket. Kaya dapat na po natin palitan yun. So yan mga kapatid, next naman natin tong radiator. So yung radiator mga kapatid, kahit 6 months or 1 year, kailangan nililinis din to, ino-overhaul. Kasi yung mga rose niya sa loob, nagbabara rin po yan. So kailangan po nating malinisan yan. So pwede nyo naman po yung idaan dito sa AutoKid Service Care. Dalin nyo po yung unit nyo, linisan po natin yung radiator. Paano ba natin maiiwasan ang pagkasira ng lahat ng yon? Wag na wag po tayong gagamit ng tubig galing gripo. Nasanay kasi tayo na tubig lang sa gripo ang ginagamit sa lubrication cooling system ng makina. Para maiwasan natin yung pagkasira na yon, pwede po tayong gumamit ng coolant. Okay po yun kaysa sa tubig. Patulad ngayon, may isa tayong engine dito sa likod. Nag-cause po ito ng overheating mga kapatid. Pakita ko sa inyo ano pong nangyari sa kanya sa internal parts ng makina. Ano yung mga epekto sa makina na tubig po ang ginagamit. So tara, kakalasin natin yung engine. So yan, tignan nyo mga kapatid, pag tubig kasi ang ginagamit mga kapatid, ayan po,
Kaya ayaw na po minsan nagbubukas ng thermostat. Dahil naninikit na po yung kalawang sa thermostat. Mga kapatid, tignan nyo po yung loob. Ayan po ang mangyayari kapag tubig lang po ang ginagamit. Pag wala po siyang coolant or concentrated coolant. Ito yung magiging resulta kapag tubig lang ang ginamit natin, hindi yung proper coolant po. Yung tubig kasi mga kapatid, kapag kayan uminit sa loob, nagkakaroon kasi ng bubbles yan. Pagka dumikit yan dito sa metal, nagkakaroon niya ng explosion sa loob, kaya nasisira to. So yan mga kapatid, naturo ko na sa inyo kung paano ba natin maiiwasan yung pag-overheat ng trucks. So sa mga truck user dyan, sana mapanood nyo to. Napakalaking tulong po to para sa inyo. Sa kakaunting tips na naibigay ko, sana makatulong sa inyo. So ayan, kung meron kayong suggestion and comment, sabi lang kayo sa baba kung mag-comment kayo dyan. And then kung nagustuhan nyo naman tong video na to, pakilike and share na lang din po para makatulong naman tayo sa iba. So yan, maraming salamat po. See you in next videos.